Limang advice na ibibigay ko sa 18 years old na ako. This is your host, Carl Serrano, ang Real Talk magsalita pero nakakayaman pag sinubukan mong intindihin at sundin yung mga sinasabi ko. Kung makakabalik ako at makikita ko yung 18 years old na ako na nagsisimula pa lang sa negosyo, ito yung limang advice na ibibigay ko sa kanya para mas mabilis siyang umasenso. At the same time, hindi lang yumaman, kundi maging mas fulfilled. Mas mabilis siyang ma-fulfill, maging masaya. Ito yung advice na ibibigay ko. Number one, enjoy the process. Maraming tao yung ayaw nito at naiintindihan ko kayo kasi ayaw ko rin nito dati. Alam ko yung pakiramdam. So, lahat kayo na nag-journey papunta ng success, especially sa mga students ko sa Team Genuine Academy, yung hirap, yung pagod, yung frustration, minsan umaabot pa sa depression, yung anxiety, yung stress, lahat. Yung mga challenges, ayoko din naman yan eh. Kasi ba namang taong nasa matinong pag-iisip ang gusto nun? Pero yun talaga yung proseso na kailangan mong pagdaanan para maabot mo yung success. Wala nang iba eh. Kailangan mo talaga yung proseso na yun. Kasi yung mga taong shortcut, hindi maganda yung nangyayari. Hindi mo pwedeng dayain yung proseso kasi hahabulin ka niyan. Why are you running? Why are you running? Hahabulin at hahabulin ka niyan. Sa kahit na anong bagay, especially dito pagdating sa success. Hindi porket marami ka ng pera, hindi porket yung mga nakikita niyong yumayaman, hindi ibig sabihin nung successful sila. O isang malaking factor yon, isang malaking identifier yung maraming pera. Pero yung mga anak mayaman, masasabi mo bang successful kung hindi naman nila pinaghirapan yun at hindi nila alam kung paano na-achieve yung pera na yun kasi hingi lang sila ng hingi? No. Hindi successful yun para sa akin. Anak mayaman siya. Ang successful yung magulang niya siguro. Kung hindi naman pinamana sa magulang niya yun. Ang totoong successful na tao yung dumaan sa proseso at naka-achieve nung result na meron sila, yumaman, sa pamamagitan ng hard work, ng discipline, ng pagod nila, sa pamamagitan ng pinagdaanan nila yung proseso, yung tamang proseso. Sila yung mga totoong successful kasi kahit mawala yun sa kanila, kaya nilang ibalik kasi alam nila kung paano. Hindi mo pwedeng dayaan yung proseso. Kaya might as well, kung hindi mo rin naman madadaya yung proseso, enjoyin mo na lang. Yun yung unang advice ko sa batang ako. Enjoyin mo yung process. Hindi mo kailangan malaman agad lahat. Walang kahit na sinong taong nakakaalam ng lahat. Mababaliw yun. Hindi mo kailangan agad malaman lahat. May tamang proseso lahat. That is what you call law of nature. Kailangan 9 months para sa isang nanay na makapagsilang ng malusog na sanggol. Pag sa pagtatanim ng puno, depende sa puno, let's say mangga, aabuti ng 4 or more years, 4 to 5 years or 6 years bago tumubo at mamunga. Sa pagpapalaki ng hayop, halimbawa nagbababoyan ka, kahit pakainin mo yung biik ng isang sakong feeds, hindi yan lalaki kinabukasan. Tama, correct or right? May tamang proseso. May tamang panahon. So enjoyin mo yung proseso na yon. Kasi dadating yung time na lahat ng hirap na pinagdadaanan mo ngayon, dadating yung panahon tatawanan mo na lang yan at pasasalamatan mo kasi buti na lang pinagdaanan mo. Lahat ng hirap na pinagdadaanan mo ngayon, lahat ng mga challenges na meron ka, lahat ng mga problema na nararanasan mo, lahat ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng stress, lahat yan may reason kung bakit mo pinagdadaanan, lahat yan may lesson kung bakit mo pinagdadaanan. So kailangan enjoyin mo yung proseso na yun. Huwag mong madaliin, wala namang humahabol sa'yo. Number two, pag-usap ko sa mga mentors mo, yung mga pinagkakatiwalaan mo na mga mentors, kung meron ka, kung wala, maghanap ka. Ang ibig ko sabihin dito is kapag meron ka mga pinagdadaanan ng mga challenges, pwede ka mag-share sa kanila. Huwag mong solohin lahat kasi ganun ako eh. Especially sa mga kalalakihan. Huwag ka mag-share ng problema mo sa kung kani-kaninong mga tao lang. Kasi hindi mo alam kung sino dyan yung inggit sa'yo. Kahit pa yung mga kamag-anak mo, yung mga kakilala mo, kaibigan mo, hindi mo alam kung sinong inggit sa'yo eh. Tapos nag-share ka ng problema mo. Yung mga taong inggit sa'yo, good news yan para sa kanila, yung problema mo. Ipagkakalat nila yan sa iba. So huwag ka basta-basta mag-share ng mga problema mo. And at the same time, piliin mo yung mga problema ang sinishare mo. Kasi hindi lahat ng problema kailangan i-share. Isa yan sa mga natutunan ko. So kung mapipili ka ng pag-sharean mo, make sure yung mentor mo, yung pinagkakatiwalaan mo. Ako para sa akin, sa successful lang talaga ako humihingi ng advice eh. Ba't ako hingi ng advice sa hindi successful? Anong isasabihin nun sa akin? Tara, mag-inom tayo. Yun, piliin mo yung mentor mo. I-share mo sa kanya dahil naiintindihan niya. And most of the time, yung mentors mo na yan, pinagdaanan na niya yan. Lalo na kung gaano ka successful yung mentor mo, pinagdaanan na niya yan. Alam na niya yan. Alam niya yung sagot. Most of the time, especially kung kailangan mo ng advice, anong kailangan gawin, kung hindi mo alam yung gagawin, alam na niya yun eh. Yung pag-share mo ng problema mo sa kanya, nakakatulong hindi lang para gumaan yung loob mo, at the same time, mabigyan ka ng solusyon. Kasi most of the time, alam na nila yan, pinagdaanan na nila yan ng paulit-ulit. Kapag ka masyado ng mabigat, pwede kang humingi ng tulong, at the same time, pwede kang humingi ng tulong din sa taas. Bigay mo, sabi nga diba nasa Bible yung bigay mo sa kanya yung mga burdens mo. Malaking bagay, nakakatulong yun. Number 3 na advice na ibibigay ko sa batang ako. Itong mga advice na to para sa inyo rin lahat, whether bata ka o hindi, pero mas makakatulong to sa mga kabataan. Mag-isip ka muna bago mo gawin.
Kasi mga kabataan, di ba, hyper kayo eh. Energetic kayo. And naiintindihan ko yan. Pero kung hindi mo gagamitin sa tama yung energy na yan, mapapahamak ka. Alam nyo na, isa sa mga natutunan ko na hindi ka pa talaga adult pag 18 ka. Yun lang yung legal age dito sa Pilipinas. Pero hindi ka pa talaga adult. Ang adult years nagsisimula talaga, psychologically, nagsisimula talaga yan at age of 24. Doon yan nagsisimula. Kaya kung mapapansin mo, yung dating drive mo na gumawa ng mga risky na bagay, joyride, party-party, di ba? Inuman, lasingan. Ako nga eh, ang hindi naman ako mahilig talaga sa mga ganung bagay, ang hilig ko games. Dumadating sa point na hindi ko na masyadong nagagawa. Parang mas nag-enjoy pa ako na bumili ng laro kaysa laruin yung nabili ko. Kung magagamit mo yung logical side mo, tapos yung emotional side mo, yung energy mo, nagamit mo sa tama, malaking advantage yan para sa'yo. Kasi mas may energy kayo kaysa sa mga mas matatanda kaysa sa inyo. Mas may energy kayo, mas mahaba yung time nyo kaysa sa kanila. Mas matindi yung gigil nyo kaysa sa kanila. Ang disadvantage nga lang, especially ngayon sa Gen Z, sa technology na meron tayo ngayon, is napaka-distracting na. Sobrang distracting na ng mga bagay-bagay. Yun yung isang disadvantage ng mga kabataan. Mabilis kayo ma-distract na. So kaya ko yung sinasabi sa inyo ngayon is para malaman nyo kung saan yung mga flaws, yung mga pagkakamali na pwede nyo itama para magamit nyo sa advantage nyo. Kasi yan din naman ako dati. Ito yung paulit-ulit kong sinasabi at ilang taon ko nang sinasabi at sinasabi ko to sa sarili ko ever since na natutunan ko to. Huwag na huwag kang magdidesisyon base sa emosyon. Yan ang disadvantage nyo. Even naman yung mga adults, ginagawa nyo pa rin yan. Lalo na kay mga kabataan. Huwag na huwag kang magdidesisyon base sa emosyon. Kasi almost every time, mali yung decision mo. Especially kapag dumadaan ka sa challenges. Pansinin mo, balikan mo yung mga nakaraang ginawa mo. Yung mga pinagdesisyonan mo kasi emotional ka. Diba, galit ka, malungkot ka, nagdadrama ka, tapos nagdesisyon ka ng something, nagsalita ka ng something. Tingnan mo kung ano nangyari. Kung mapapansin mo, sa mga nakaraang experiences mo, ganun yung nangyari. Eh, this is lifetime of practice kasi hanggang ako ngayon, minsan pumapalpak din ako dito. Pero less na compared nung dati, nung bata ako. Nung kabataan ko, hindi nung bata ako, nung kabataan ko, nung teenage years ko. Less na yung pagkakamali na yun. So, wag na wag ka magpapadala sa emosyon. 20% learning, 80% implementation. Tama yung pag-iisip, wag lang rin naman sobra. Kasi analysis paralysis na yun, puro isip ka na lang, wala ka nang ginagawa. Number 4, okay lang yung mga bagong pagkakamali. Okay lang yung mga bagong pagkakamali. Ang hindi okay ay yung pagkakamali na paulit-ulit. Ibig sabihin, hindi mo natututunan yung lesson mo, kaya paulit-ulit mo siyang nararanasan. Kapag meron kang mga problema na pinagdaraanan, may problema ka na nararanasan, tapos paulit-ulit siyang nangyayari, ibig sabihin nun, meron kasing lesson doon na itinuturo sa'yo yung nasa taas na hanggang ngayon hindi mo pa rin natututunan. Kaya paulit-ulit niyang ibibigay sa'yo. Example, palagi kang kinakapos, palagi kang nagkakautang-utang, meron kasing lesson tinuturo sa'yo, hindi mo pa rin natututunan hanggang ngayon. So, paulit-ulit mo siyang nararanasan. Hanggat hindi mo natututunan yung lesson doon, paulit-ulit mo siyang mararanasan. At yun yung advantage kapag meron kang mentor. Kasi madalas sila yung magsasabi sa'yo eh. Lalo-lalo na kung hindi mo alam, saan ka ba nagkakamali? May mga ganong times tayo, hindi ko alam kung saan ako nagkakamali. Paulit-ulit ko nararanasan yung problema. Pero hindi ko alam kung saan ako nagkakamali. So yung advantage may mentor kasi may mapapagtanungan ka. And finally, number 5, people come and go. Ang ibig sabihin nito, self-explanatory naman. People come and go. Hindi lahat ng mga taong kasama mo ngayon mag-stay. Mawawala sila sa'yo kasi aalis sila or magkaiba na kayo ng landas na tatahakin or kukunin sila ni Lord sa'yo. Diba? Even though iniwan nila tayo, even though sinaktan nila tayo, even though may hindi silang magandang nagawa, for sure, meron pa rin namang good memories na naibigay sila sa atin. Yun yung babalik-balikan natin. At yung mga painful memories, kunin natin yung mga lessons. Kasi tandaan nyo, yung mga tao na dumadaan sa buhay natin, meron silang role na ginagampanan. May kanya-kanyang role. Hindi forever nag-stay. Meron mga mag-i-stay ng matagal. Meron mga mawawala agad. Meron mga mag-i-stay ng matagal pero mawawala pa rin. Ganun talaga. May mga role lang sila talaga na ginagampanan. Pero instead na maging bitter tayo, salip na maging bitter tayo sa kanila, balikan na lang natin yung good memories at yung mga lessons na nakuha natin sa kanila. Mahirap itong sinasabi ko, alam ko, especially kapag mayroong taong nanakit talaga na matindi sa'yo. Pero the more na masakit yung naranasan mo sa kanya or sa kanila, the more na mas marami kang lesson na makukuha para hindi na yun maulit sa'yo. The more mature you are, the more na wisdom na nakukuha mo sa pamamagitan ng learning, panonood nito mga ganitong videos, the more experience na nakukuha mo, the more na mas magiging maganda yung response mo sa mga ganong sitwasyon. Kasi pwedeng mangyari yun, pwedeng hindi, pwedeng mangyari. Ganun talaga yung buhay. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com
So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!